Tiwala ni JB Santos. Mula sa bintana ng kanilang simpleng tahanan, nakatanaw si Mang Berto at Aling Cora sa kanilang palayan. Ang pagtatanim ng palay ang kanilang pinagkakakitaan. Konting araw na lamang at malapit na nating anihin ang mga palay, wika ni Aling Cora. Tiyak na matutuwa si Mildred at madaragdagan na naman ang kanyang ipon para makapag-enroll sa kolehiyo sa darating na pasukan. Tugon ni Mang Berto sa kanyang may bahay. Mababakas ang kasiyahan sa mukha ng mag-asawa. Si Mildred ang panganay ng mag-asawang Berto at Cora. Pangarap niya makapagtapos ng pag-aaral upang makatulong sa kanyang mga magulang at dalawang kapatid. May katandaan na rin ang kanyang ama at ina kung kaya tumutulong siya sa pagtatanim at pag-aani ng palay upang makaipon para sa kanyang pag-aaral. Isang umaga habang nag-aalmusal ang mag-anak, narinig nila ang balita mula sa radyo na may paparating na malakas sa bagyo sa susunod na araw. Ito ay daraan daw sa kanilang probinsya. Matapos marinig ang balita, nagkatinginan si Mang Berto at Aling Cora. Baka sa kanilang mukha ang matinding lungkot at pag-alala. Itay, inay, huwag po kayong mag-alala. Hindi po tayo pababayaan ng Diyos, wika ni Mildred. Alam ni Mildred na lubos na nag-aalala ang kanyang mga magulang dahil malapit ang anihan, subalit alam niya ring naniniwala ang mga ito na hindi sila kailanman pababayaan ng Diyos. Makalipas ang ilang araw, dumating ang kanilang kinatatakutan. Hinagupit ng bagyo ang kanilang probinsya. Sa masamang nanalangin ang pamilya ni Mildred na naging ligtas ang bawat isa at huwag sanang mapinsala ang kanilang palayan na siya nilang inaasahan. Isang umaga matapos ang unos, itay, inay, sigaw ni Mildred na nakatayo sa harapan ng kanilang bintana. Biglang napabangon si Mang Berto at Aling Cora mula sa higaan. Sabay dungaw sa kanilang bintana. Bumagsak ang luha ni Aling Cora habang hindi makapaniwala sa kaniyang nakikita. Salamat po o Diyos, hindi po ninyo kami pinabayaan. Ani ni Aling Cora habang nakatanaw sa kanilang palayan. Napaya po si Mildred sa kanyang ama at ina. Mababanaag sa kanilang mga mukha ang kasiyahan, pag-asa at pasasalamat sa Diyos habang tumutulo ang kanilang mga luha. Makalipas ang ilang taon na pagsusumikap ng kanilang buong pamilya, nakapagtapos ang pag-aaral si Mildred. Ngayon ay isang ganap na guro na siya sa kanilang baryo. Naniniwala ang kanyang pamilya na kapag may pananalig o pananampalataya sa Diyos, anumang pagsubok ang dumating sa buhay ay kakayanin.